Nakaw oras daw ang bagong bus management dispatch system na pinatutupad ng MMDA ayon sa ilang driver. May mga pasahero rin na inip sa paghihintay ng bus. Ayon naman sa MMDA, baka naninibago lang ang mga driver sa bagong sistema. May news to go si Maris. Sumali. Na-dispatch ka na nga ng umaga. Pagbalik mo na, pila ka na naman ulit. Mayroon ka na nga rin papel doon na clear na eh. Babalik ka na naman ulit. Ano ba kahirap para sa amin? Sa sobrang tagal, kanina pa kami rito, alas 9. Ngayon, hanggang ngayon dito, nakapila pa kami, hindi pa kami nakakalis, alas 3:30 na. Ganito ang reklamo ng mga bus driver na aking nakausap sa tagal daw ng pagproseso sa kanila sa bagong bus management and dispatch system ng MMDA bago sila makabiyahe. Sa sistemang ito kasi, isa-isa pang magpapaskan ng daliri ang mga driver para malaman kung nakailang traffic violation na siya. Ang mga nakakatatlo na, hindi papayagang pumasada. Tulad nitong si Alexander Aquiliza, na bistadong may 5 ng violation at multang 1,750 pesos na di pa nababayaran. Kaya kailangan nyo munang isettle sa office namin bago namin siya i-dispatch. Normal yan, ma'am. Yan ang patakaran ng gobyerno eh. Eh, kailangan sumulod tayo sa gobyerno para madisiplina yung mga driver. Eh, matigas ang ulo natin eh. Ah, ganun po ba? Oo. Ano po yung violation niyo po ba? Yellow lane saka obstruction. Bukod dito, may sinusunod na ring minuto ng pagitan sa pag-alis ng mga bus. Layo ng bus management dispatch system ng MMDA na gawing mas disiplinado ang mga tsuper, siguraduhin hindi makakabiyahe ang mga kolorum na bus at mabawasan din ang bilang ng mga pumapasadang bus ng sabay-sabay sa lansangan. Ang nasayang daw na oras sa tagal ng proseso, baka raw bawiin pa ng ibang driver sa pagmamadali. Magkakaroon ng disgrasya yan. Siyempre, naghahabol ang biyahe, mabilis na takbuhan yan. Hati naman ang pananaw ng ilang pasahero sa bagong sistema ng MMDA. Nanibago lang kami kasi parang bakit ang tagal hindi naman dating ganito eh. Safety din po ng mga pasahero yun kasi nasa kanya, hawak niya po yung manubela. Natural po talaga na dapat talaga po i-secure po muna niya ang sarili niya para po siguradong yung mga sakay niya maayos na makakarating sa pupuntahan. Ayon sa MMDA, naninibago lang daw ang lahat sa sistema. Nasa huli, layong bawasan ang mabigat na trapiko sa EDSA. Makakasolve ng congestion and safety for the riding public. Instill discipline. Kasi yung may mga drivers na may mga violations, reckless na hindi nila ini-ignore yung mga tickets, hindi pa dadriven. Yung mga buses naman na marami na aksidente, hindi rin makatakbo. Maris Umali, GMA News.